monetary policy? Ano ang ibig sabihin nito? Anong kinalaman ng monetary policy sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin? BSP! BSP! Bigyan ng sagot, please! Isa sa pangunahing mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin o ang price stability sa ating bansa. Nasusukat ang price stability sa konsepto ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga tipikal na bilihin at serbisyo na ating kinukonsumo. Masasabing may price stability kung banayad o stable ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Pero paano ba napapanatili ng BSP ang price stability? Napapanatili ng BSP ang price stability sa pamamagitan ng monetary policy. Ang monetary policy ay ang mga aksyon at desisyon ng mga miyembro ng Monetary Board ng BSP upang mapangasiwaan ang supply ng pera na umiikot sa ating ekonomiya at pati na rin ang halaga ng pagpapautang at pamumuhunan sa ating bansa. Makatutulong ito para makamit ang mababa at banayad na inflation. Halimbawa, kung labis sa kailangan ng perang hawak ng mga negosyo at individual sa bansa, maaari itong magresulta sa mas mataas na paggastos at mabilis na pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Kung mananatili ang ganitong kondisyon habang mababa ang produksyon o supply ng mga bilihin, posibleng humantong ito sa mabilis na pagtaas ng presyo o inflation. Samantala, katuwang ng BSP ang pambansang pamahalaan sa pagpapanatili ng price stability sa pamamagitan ng mga fiscal initiatives nito. Halimbawa nito ang mga polisiya may kinilaman sa buwis at ang mga programang naniniguradong may sapat at napapanahong supply ng mga produkto sa ating bansa. Ginagamit ng BSP ang inflation targeting bilang pundasyon sa pagpapatupad ng monetary policy. Sa ilalim ng inflation targeting, inaanunsyo ng pamahalaan ang isang inflation target na nais nitong makamit. Halimbawa, kung 2-4% ang ating target mula sa taong 2022 hanggang 2024, masusing pag-aaralan ng BSP ang angkop na gagamiting monetary policy tools upang makamit ang nasabing target. Ibig sabihin, sa pagpapatupad ng monetary policy, itinataas o ibinababa ng BSP ang key policy rate nito ayon sa layo ng sukat ng inflation mula sa target ng pamahalaan. Key policy rate? Ano naman iyan? Ito ang interes sa paghiram ng BSP sa mga bangko para mapanatili ang price stability. Ang key policy rate ay nagsisilbi ring gabay sa pagpataw ng mga bangko ng interest rate para sa kanilang pagpapautang. Sa ganitong paraan, naiimpluwensyahan ng BSP ang dami ng perang umiikot sa ating ekonomiya o ang tinatawag nating money supply. Mahalaga naman ang pagkontrol sa money supply sapagkat ito ang nagpapatakbo sa demand o ang kabuuang paggastos, pag-utang, at pamumuhunan ng mga mamamayan. Kapag labis ang demand, maaaring tumaas ang inflation. Kapag lubha naman itong mabagal, maaaring bumaba ang inflation. Ano ba ang mangyayari kapag itinaas o ibinaba ng BSP ang key policy rate? I-click ang link sa caption para sa part 2 ng pagbibigay natin ng sagot tungkol sa price stability. Kaagapay ng gobyerno ang BSP sa pagpapanatili ng price stability, kaya masusi nitong pinag-aaralan at pinangangasiwaan ang monetary policy ng bansa.